Hello, good morning mga lalabs, mga fayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko Dabaw Inyo na binaboy ni Bongbong Marcos sa Dabaw Region, sa Dabaw Mindanao, at sa lahat ng mga Bisaya around the world. Hello, migalab shoutout po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko din po OFWs around the world, migalab shoutout po sa inyong lahat. Good morning, at kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat po yung topic natin ngayon. So, after ng 48 hours, nasaan ang Pangulo? Nagpakita, no, pagkatapos niyang mapabalitaan na nag-circulate sa mainstream media na siya ay na doktor dahil hindi makahinga, di umano. Dahil na-overdose sa kanya daw na pagsisinghot, no? Hindi naman sinabing namatay or naghihingalo or ano, basta nag-color code, basta siguro nakahinga, natural yun eh. Na kumbaga sa Bisaya pa, manlagom ka or parang magkukulay kang talong. Nakikita ko yan nung nanay ko nung inatake ng high blood na mismo. Andun ako sa harapan niya nung inatake siya. So yun, talagang magkukulay talong ka at hindi ka makahinga. So ngayon, tinanong siya, di ba? Pinasinungalingan niya na fake news daw yung mga kumakalat. Well, hindi natin alam kung sino, kung alin doon yung nagsisinungaling. At ito pa yung huli. Si Tambaloslos pala, si Tambavoy na Martin Romualdez ay nasa Espanya habang rumaragasa si Bagyong Inting sa Pilipinas, pero wala man lang panawagan ang kampo ng mga dilawang pink CPP na ngayon kaalyado na ni Tambavoy Martin at itong mga ano, talyanista, mga vloggers na bayaran ni Tambavoy Martin. Wala din na nasaan ang kanilang ano, speaker na Tambavoy, kaya pala walang mga nakikitang tarpaulin, mga bigas-bigas dyan, truck na ng tingog party list or etc. na tumutuloy. Wala pala si Tambavoy sa Pilipinas. Pinagtatakpan. So, yun. So, dito muna tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Habang si VP Sara ay nais i-zero budget, nauna pa nagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng tawag dito, Bagyong Inting. So, ito yung kay VP Inday Sara, oh. Ayan. Para sa Diyos. Ayan yun, sa Office of the Vice President to. Na ayuda, na nauna na naman si VP Sara. Habang si Bongbong Marcos, within 48 hours, nasabi niya, nasa palasyo lang siya, natutulog ba, nagre-relax dahil nga sa isinugod di umano sa doktor dahil hindi nakahinga. So tinanong siya, so may balita dito, no, Mr. Media. So tinanong, so tinawanan daw ni Bongbong Marcos yung tanong na siya ay napunta sa emergency dahil sa medical isinugod, no. So sabi niya, do I look sick? Andiyan sa thumbnail ko. Hindi ka lang po, Mr. President Bongbong Marcos, look sick. Kundi mukha ka pang hinugot mura sa pansyon. Pansyon sa Bisaya. Salita yung sa, ano ba yung tawag? Musilio? Basta Tagalog, yun, pansyon. Mukha kang doon, kagagaling ka doon, hinugot. Hindi ka lang look sick. Mukhang gihoblot ka, giibot ka sa pansyon, Mr. President. Tingnan mo yung mukha mo, namamaga. Halatang antok na antok ka pa, kulang ka pa sa tulog. Pero kailangan mong lumabas dahil hinahanap ka ng taong bayan. Nasaan ka within 48 hours? After mong magbigay ng statement, kaya bumaha ng dahil sa malakas ang hangin, hindi ka na nakita. Tapos ngayon, papalabas na si Inting sa Pilipinas, saka ka lumabas din. Ang galing. At saka ka nag-meeting-meeting. Wow! At may pa aerial inspection pa. Yan ang kailangan nating bantayan, no? Yung mga fake news daw. So, nabasa na ano ko na to kanina sa aking live, no? So, ang dami daw niyang mga kaibigan na tumawag, okay ka ba, okay ka ba, walang, wala, kalukuhan lang yan, sabi daw niya.
So yung kanyang chief itong mapalas most of the day, yesterday daw ay nagtatrabaho daw nagtatrabaho, natutulog ka. So nagmi-meeting daw siya. So ngayon ka pa mag-meeting. Ilang araw na, 2 days na yung bagyo. Tapos nagulat na lang daw siya nung malaman niya na mayroon daw balita na tawag na medical emergency. Tapos tumatawa siya ganyan. So totally daw completely fake. So hindi natin yun masasabing talagang fake. Dahil yung mga nagsasabi niyan, mayroon talagang mga resource person na nasa loob ng Malacanang na naiinis din. At sila din yung nagbibigay ng mga balita. At saka ano yun eh, kagaya din sa QGC. O yung QGC, sino ang nagbibigay ng balita doon sa mga sa taga SMNI? Yung mga pulis din, nagalit kay Turi. Tingnan mo yung ukay. So after 48 hours ng bagyong Inting, so confused pa rin, nalilito pa rin si Bongbong Marcos. So sinabi na doon sa kanyang video na how to go about a prayer, proof of life daw first, a gentleman. Sayang, tunay na pang ang galing, proof of life. Sana yun ay yung pagbabangag-bangag mo. So yan. So ngayon, si Tamba, ang lakas ng loob ng mga Talyanista, ng mga tanso, no, at mga tanga na sumusuporta pa rin kay Marcos at dito kay Martin Romualdez. Kung makapag-hashtag kayo na nasaan ang vice presidente ng panahong bagyong karinang dumaan. O may papalabas-labas pa kayo ng CCTV footage dyan sa NAIA na umalis ang vice presidente kasama ang kanyang pamilya at ina na nagpagamot sa Germany na sinamahan niya doon. Ang lakas ng loob ninyo, no, magsalita noon. So, balikan muna natin na kasi hindi ko nabasa pala itong kay BP Sara. Tapos dito ni Crescent Loretta Cho na mayroong 91 families sa Taytay Rizal. No, si BP Sara na nauna na naman kaysa kay Bongbong Marcos na nagbigay tulong ng administrasyon ngayon. Wala, laging huli. So, yun, yung Exodus Elementary School serving as evacuation center received relief goods from the OVP. Total yesterday, 141 families got help in the Rizal area. There was yesterday pala, ongoing pa rin ang relief operations of Office of the Vice President of the Philippines Disaster Operation Center under the leadership of, sino ito, Sir Amard DEG or DEHI. Ayun ko, basta yun, ang kay BP Sara. So, ayun, si BP Sara, nakapamigay na ng relief goods, ang administrasyon ni Bangag, nagmi-meeting pa at hindi alam kung paano magbigay ng tulong. So, saka pa sila mamigay dyan mga 2-3 days ago. So, parang may kasabihan na anhin mo yung damo kung patay na ang kabayo, no? So dito tayo ngayon kay Tambaboy. Ang lakas ng loob, ulitin natin, manawagan ng hashtag nasaan ang vice president. Kayong mga potang ina ninyong mga kongresista kayo, na kung ano-ano na lang yung pinaghihiring-hiring ninyo dyan ngayon, DepEd, Sara Duterte dati, potang ina ninyo, mga kongresista. Bakit hindi nyo ihiring itong 1.4 billion pesos a day ginagastos mula sa kaban ng taong bayan na naghihirap ngayon dyan sa putang inang flood control ng putang inang presidenteng Bongbong Marcos na yan, na wala namang nangyari, walang flood control na nangyari dahil yung baha nagmistulang dagat ang Metro Manila sa ibang bahagi ng Luzon at sa Visayas. Bakit hindi ninyo yun imbestigahan? Takot kayo kay Martin Romualdez, baka hindi kayo maambunan ng pira, ng budget. Ganon, o baka kasuhan pa kayo, gawan kayo ni Martin Romualdez ng kaso. O ito, yung kanilang anima, ito, maraming kongresistahan, lalo na yan si Chu.
yung chua, yung chihuahua na kongres representative dyan, eh, si Abante, putangina ninyo. Saan kayo? Ngayon, si Martin Romualdez, panahon ng bagyong Inting, wala pala sa Pilipinas din. Kung si Bibi Sara pumunta ng Germany para magpagamot sa kanyang nanay doon, kabaliktara naman dito kay Tambaloslos. Ito mga putragis na mga ano na to, kongresista, binibira si Bibi Sara, pero yung kanilang amo, hindi nila pinagtatakpan si Martin Romualdez na nasa, ayano, nasa Spanya ang putang ina. Masyadong maliwanag, no? O, ayan. Ang laki pa na bunga nga ni Martin Romualdez dyan, no? Parang mga 100 langaw pwede pumasok dyan or ipis. O, tingnan mo, ang laki ng ano niya. Nagpa-picture dyan sa iwan ko kung ano itong tawag dito. Parang may games doon or ano ba yung laro doon na andoon siya. Nagpapaipal-ipal doon samantalang bagyong Inting. Alam niya, wala siya sa Pinas. So to my post si Banat Bay dito. Sabi pa ni Banat Bay, mga tanso vlogger or vlogger, di ba puna kayo ng puna at si VP Sara nung nakaraang bagyo kahit di niya trabaho yon? O, correct. Puna ng puna ang mga dilawan, no? Yung mga pink CPP at yung mga talyanista. Nasaan si VP Sara at yung mga putang ina ng mga kongres, mga senado kongresista dyan, mga party list pa yung iba. Wala nung nakaraang bagyo yon. Ito, amo nyo, si Tamba, nasa Spain habang binabaha. Trabaho niya, siguraduhin ang siguraduhin yung mga proyekto ng mga membro niyang kongresista sa kanilang mga lugar. Mga flood projects doon. Oh. Proyekto ng mga members ng House of Representatives ay totoong napagawa. Wala siyang paki dyan. Oh, may panawagan pa siya sa mga bayarang vlogger. Cash Jarrett, Mike Tae, ano na? Natakpan na ba talaga kayo ng kwarta? Ay, oo naman. At yung mga iba pa dyan. So, ha? Yung si VP Sara na panay nila, binababoy. Si VP Sara pa yung nauuna ngayon, namimigay tulong. Samantala, ang presidente at ang kanyang insan na tambaboy na nasa kongreso ay pa-Espanya-Espanya paampig ng vavoy doon. O, tapos kung makapuna kayo kay VP Sara, wagas. Pagdating kay tambaboy, abay, super takip din kayo. So, mga putang ina talaga ng mga to, no? Mula sa kongresista hanggang sa mga vloggers at sa mga supporters ng mga baboy din ang pag-uugali.